Hey, what's up guys? This is Neil Steele with another video for our guide po sa ating healing experimental build for Axie Infinity Origins. Isa-showcase ko lang guys sa inyo na kahit na yung ating runes and charms is common lamang, kaya pa rin makipagsabayan sa mga kalaban nating Axies na merong rare and epic charms. Okay? So, simulan na natin guys. Pakita ko muna sa inyo yung ating mga charms na gamit and cards as well. So, yung build pala natin is ilalagay ko na lang po sa description para po makita niyo siya na meron po tayong builder link na pwede niyo lang i-search directly sa marketplace. So, ang gamit po nating runes is common lang. Ipapakita ko po later sa inyo yung rates ng ating runes and charms. Okay? So, meron tayong leftover potion. And level 1 lang na vitality. So, ano lang yan, yan yung realistic na pwedeng makuha ng mga F2P na katulad ko. Hindi ko na i-showcase guys yung mga runes na may epic or rare. Maganda of course, pero kasi guys, mahirap siya makuha. So, huwag na nating saktan ang sarili natin at umasa doon. Kung saswertehin, why not? Pero napakababa kasi ng chance. And by the way pala, no, si Ena muna yung gamit ko ngayon. Pero I think hindi siya pwedeng gamitin sa official launch. Okay? So, ang gagamitin po natin is ito pong front plant na to. Nasa builder po yan, no? Sa description. So, similar naman to kay Ena. So, iniintay ko pa kasi guys na bumaba yung presyo na itong plant na to. Meron sa marketplace nasa ano yan eh. Mga 35 ata. Iniintay ko siyang bumaba din kapag around 25 na lang siguro, baka bumili ako. So, we'll see. Okay? So, yan. So, going forward tayo sa crafting. So, meron pong dalawa dito. Meron tayong basic and intermediate. So, dito sa intermediate guys, dito mamukuha yung mga magagandang runes and charms. Pero kung nakikita nyo naman yung rates, no? Yung runes para sa mga plant and yung mga class, ano, class runes, hindi ko alam kung yun yung official term, no? 10% yan, napakababa. And then, yung mga iba namang runes is 35% yung rare, 4.5 naman yung epic, and yung mystic is napaka imposible para sa F2P guys, unless sobrang swerte mo guys, no? 0.5% yan. Pero napaka OP guys, no? Napaka OP ng mga mystic runes. I'll make a detailed video about it kasi sabi dun sa update, i-release daw nila lahat, no? I-release nila lahat ng runes and charms para matry ng mga tao. Okay? And kung nagtataka kayo kung bakit level 100 ako sa crafting level and marami ako moon shards, kasi po tinry ko po yung exploit ng moon shard bug. Again, meron po tayong go signal ng mga developers na pwede po nating gamitin yung exploit para matry yung mga runes, okay? So legal ano po ito? Legal exploit kung may ganun term, okay? Ayan, so tingnan natin ang ating nakalaban. Okay? Tingnan natin nakalaban natin na may mga rare and epic runes, no? Ito, mystic ata to. Itong regenerator na to, I'm not sure. Or ito ba yung class rune? Baka ito yung 10%, no? So, napakababa, guys. Again, paalala lang, para makagawa ka ng runes and charms, kailangan mo ng dalawang bagay, moon shards and SLP. So, kung mamalas-malasin ka, mauubos yung SLP mo para lang makakuha ng isang maayos na rune. And game changer po, no? Napaka-game changer na mga runes dito. Kasi ang OP ng mga effects niya. For example, ito. Tingnan niyo tong regenerator na to. When you turn start, mag-cleanse ka agad ng dalawang random debuff kapag ka full ang HP mo. If hindi, re-recover niya ng 10%. Rune lang to, guys. So, ibig sabihin, itong reptile na to, is meron ng sariling healing healing source. Marami pa yan guys, no? Marami pa yan. No? For example, to miracle leaf, no? Start ka na with 3 leaves, may mga buff to. Itong nanghihil tong leaf na yan guys, nanghihil yan. Plus with the miracle leaf, meron pa siyang 15 bonus damage kapag ka non-multi attack hit. So, napaka game changer guys ng runes sa Origins. Yan. So, ang I think ang pinaka
pinakapangit lang no sa ganitong build, yung healing build, is ang playstyle kasi na ginagawa ko is sinusustain ko lang talaga. Usually no, sinusustain ko lang tong likod ko, pero nag-experiment pa kasi ako guys dito sa matchup na to. Ang tinry ko naman ay sustain yung harap, kasi nakita ko naman yung kalaban is wala naman siyang ano eh, wala naman siyang dispel, wala din siyang burst, wala siyang rage build. So tinry ko lang na imbis na yung aqua ko na nasa likod, yung lalagyan ko ng dalawang sakura, is ito na yung nilagyan ko, si Ena yung nasa harap. Pero same ano lang, same playstyle lang, heal lang talaga, heal and shield lang hanggang mag blood moon, and yung blood moon ang papatay sa kalaban natin. Ang pangit lang siguro sa Origins is yung maximum damage kasi ng blood moon guys is 90 lang. So unlike sa V2, 'di ba, umaabot 'yun ng 150, and I think sa V2 is indefinite yung ano eh, indefinite yung damage ng blood moon. I think kayang umabot ng 200 to 300 'yun. Hindi na kasi umabot 'yun guys eh, until nasa around 110 to 150 plus lang inaabot ko. Hindi na ako nakapaglaro dati sa V2 na umabot ng more than 110. Kaya so kaya matagal yung matches. So hindi natin alam guys kung tataasan nila yung blood moon damage. Pwede, no? Kasi lahat naman dito is testing phase pa lang. Marami pang pwede magbago. Counter sa healing siguro is yung mga critical builds and yung Oranda, yung may dispel. I think Oranda lang ang may dispel sa ngayon. Please do comment down below kung meron pa po kayong alam na card na nandi-dispel. Basically, yung dispel guys is tatanggalin niya yung buff mo. Basically, yung ating Sakura, yung healing boost, ganyan, tatanggalin niya. So, mawawalan ka ng sustain. One way to counter yung mga Oranda is by using a rare rune or yung class rune na pure skill yung tawag. So, to explain it lang sa inyo guys, ang pure skill rune kasi bibigyan ka niya ng dalawang tag 15 na stack. Okay, dalawang tag 15 na stack na nag-i-increase ng healing mo. Yung Oranda kasi, tatanggalin niya dalawang debuff or 5 stacks. No? Dalawang buff ata ang i-dispel niya. Tapos, or 5 stacks. No? Parang ganun ata yung effect nun. Basically, kapag ka meron kang pag meron kang pure skill na rune, kailangan gumamit yung kalaban ng 6 na Oranda, no? Para ma-dispel niya yung 30 na stacks from the pure skill bago niya ma-dispel yung mga healing buff mo like yung Sakura. Okay? So medyo mahirap 'yun, bakit? Kasi guys, yung Oranda sa Origins is 2 energy. So kailangan niya ng 6 turns para tanggalin 'yun. So by then, patay na siya, 'di ba? Hindi ko lang i-showcase guys bakit, kasi napakahirap makakuha ng pure skill. So yung showcase lang natin guys is para to sa F2P perspective, no? So super bare minimum lang yung charms na nilagay ko dito para lang mapakita sa inyo na kahit yung kalaban nyo is naka-rare to epic runes and charms, kayang-kaya ng sustain build guys. Sa price nga pala guys, no, yung aking dalawang front plant na gamit is nagre-range siya from $20 to $30, and yung aqua naman na nasa likod is $45. Yung aqua ko nga pala is not the best. Dapat yung tail card niyan is imbis na Jar Barrage, dapat Wall Gecko. Yung Wall Gecko kasi is decrease damage siya, no? 30% decrease damage for 4 turns. Yung Wall Gecko kasi is the optimal para sa tank build na healer. Nga lang, sa marketplace kasi, napakamahal nung may Wall Gecko na Anemone. Tapos sa Bubble Maker, nasa $300 siya. So, I think right now, hindi siya worth it bilhin. Unless umuso talaga yung mga Wall Gecko builds. And pag dumami na siguro yung katulad na Axie na ganun, syempre bababa yung presyo nun. Kasi sa ngayon, nung nag-check ako, tatlo lang eh.
Mga nasa 3 lang yung nasa marketplace. So, syempre, napakamahal talaga pag konti. Ayan, no? So, kung nakikita nyo guys, 90 lang yung max damage ng Blood Moon, okay? Ilalagay ko pala sa description guys yung match link para mapanood nyo siya ng times 1, no? Para makita nyo yung mga ginagamit na cards. Times 4 ko lang kasi guys, napakatagal na itong laban eh. Napakatagal na itong laban. So, inabot yung video natin around 10 minutes na naka times 4, diba? So, yun lang guys, no? Update ko na lang po kayo ng panibagong video sa ating experimental build. Again, disclaimer lang guys, hindi po ako eksperto. And itong build na to is nasa experiment stage pa lamang. Pero most likely, ang gagamitin ko po sa Origins is ito ng healing build. Okay? Maraming salamat po. Once again, this is Neil Steele and I'll see you again on the next video.